What's up, guys? For today, papakita ako sa inyo paano gumawa ng proper margarita. Welcome back to John and Drinks. It's your boy John back again. So for today, papakita ako sa inyo or gagawa tayo ng proper margarita. So alam niyo naman siguro ang margarita. Ito guys is isa to sa pinaka-famous or most ordered tequila cocktail around the world. It's a very easy cocktail to make guys. 3 ingredients lang pero maraming ways para masira natin yung cocktail. So for today, bibigyan ko yun ng 5 tips paano gumawa ng proper tequila. Senorita, senorita, senorita. Ito na nga guys. So ano pa iniintay nyo? Let's make some cocktails guys. So for the first tip, pag gagawa kayo ng margarita guys, any tequila pwede nyo gamitin dito. Pero ang most common na tequila na nakikita natin sa mga convenience store or sa 7-Eleven is yung Blanco tequila, which is yung color white guys, and then yung gold tequila. So ano nga ba ang difference between those two tequilas? So for the taste, of course, mas stronger yung white and then mas harsh siya. Unlike sa gold tequila, meron na kasi siyang caramel na dinagdag sa tequila, kaya naging ganun yung color niya guys. So guys, hindi ibig sabihin pag yung tequila is color gold, premium tequila na yun guys, hindi. Hindi po. Kaya lang siya gold kasi nga, yun nga, nadagdag siya ng caramel flavoring and then caramel coloring. Kaya ganun yung kulay ng tequila. Alam ko sa atin, meron yung tag 200 lang na tequila, yung El Hombre. Yun, pwedeng-pwede nyo yung gamitin yung sa margarita natin. Second guys, is of course, use fresh ingredients. Kasi ang gagamitin na naman natin dito is tequila, triple sec, and lime. Ang choices lang naman natin dito is yung fresh lime and or yung mga bottled lime juice. Pwede nyo naman gamitin yun guys. Kaso, mostly yung mga flavoring nun is artificial na. And for the third one guys, is don't use margarita mix or yung mga premixes na nasa bote. Alam ko meron sa atin yung mixto. Famous yon for the margarita. Okay naman siya guys. Kaso more on ang flavor niya is more on artificial na. Hindi talaga fresh. If you want to make the best or simple margarita, use the simple ingredients. Tequila, triple sec, and then lime juice. For the fourth one guys, if you want to dip more into your cocktail, if you have access to good ice, use good ice. Like the big one. Or smaller ice is napakadali nga mag-dilute guys. Like for how many minutes or seconds, mag-water down na siya. Ayaw nyo yung cocktail nyo maging too watery. For the fifth one guys, is shake your cocktail. So it's a shaken cocktail. You want your cocktail to be ice and cold. Kaya dapat i-shake natin yung cocktail. So, pwede naman kayong gumamit ng kahit anong container or yung mga water bottle nyo. Pwede nyo gamitin yung pang shake guys. Nga, sabi nga nila, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. So yun na nga po, 5 tips. So ano pang iniintay nyo? Let's start making our cocktail guys. So first, let's rim our glass with salt. So yun natin ng asin. So kahit anong asin pwede nyo gamitin dito. And then iwet natin or and then lagyan lang natin ng lime juice yung baso. Pag nag-rim ako ng salt guys, ginagawa ko is yung half lang ng baso. Para kung sino yung iinom ng cocktail is meron siyang option kung saan siya iinom. Kung sa may without salt or with salt. Para, syempre, hindi nyo naman alam kung sino iinom, bigyan nyo sila ng option. And then, i-rim nyo lang yung half ng glass, guys. And slowly, dikit nyo lang sa salt. Have a quick tap para matanggal yung mga excess. And then, yun guys, half lang yung meron. Set aside natin to guys. And now, let's start making our cocktail guys. So the first ingredients is freshly squeezed lime juice. Yun nga guys, kung may access kayo sa, ano, sa fresh ingredients, mag-fresh ingredients na kayo. And usually guys, ang freshly squeezed na lime juice, pwede nyo siyang gamitin for around 2 to 4 hours. Ayun yung maximum lifetime niya na pinaka best time to use the lime. After 4 to 5 hours or onwards, pwede pa naman guys kaso medyo magiging tart na yung lime juice nyo. Ilagay natin is 15 to 30 ml.
tequila, guys. So ang gagamitin ko dito, guys, is white tequila or blanco tequila. Lalagay ko is 45 to 60 ml. Or depende, guys, kung gusto nyo pandagdagan, pwede nyo ilagay isang bote. Yan ang bahala. And of course, orange liquor or triple sec. Ano to, guys? Orange flavor na alcohol. And then, hindi naman siya ganun katapang yung alcohol. Around 15 to 30 ml yung alcohol percentage na, guys. So sa atin, alam ko merong murang ganito yung triple sec eh. Check nyo lang, guys, sa mga convenience store, sa grocery meron nun. Mga around 200 pesos meron na kayong triple sec, guys. Lagay natin is 15 to 30 ml. So yun na nga, guys, all the ingredients are in the shaker. And then baka nagtataka kayo, guys, kung bakit hindi ako naglagay ng sugar syrup. Guys, for the classic margarita, ang recipe talaga is without sugar. Pero depende naman yung sa preference nyo kung gusto nyo nang lagyan ng sugar kahit konti lang. Kayo na lang bahala. So let's put some ice to the shaker. Then let's shake our cocktail, guys, for around 8 to 12 seconds. Here is our glass. Let's put some ice to our glass. And strain natin yung cocktail, guys. For garnish, guys, is lalagyan ko siya ng lime wheel. Classic lime, yo. Boom! There you go, guys. Proper way to make a margarita. Tikman natin, guys. Ah, viva Mexico! Viva Mexico! Viva Mexico! Baby, ha, Mexico! So, yun na nga po. Thank you for watching. I hope you find this video helpful. So, if you have any requests or like or gusto pa pong matutunan sa vlog natin, guys, please, don't hesitate to comment down below para makagawa pa tayo sa mga future videos natin, guys. So if you're new to this channel also, guys, please paki-click na po yung like and subscribe button. Click mo na rin yung notification below, guys, para pag may mga new videos tayo po, is mano-notify po kayo. Thank you for watching. God bless everyone and see you in the next video, guys. Cheers.